A few moments later. Yon. So yon guys, pupunta pala tayo bukas sa Studio 7 sa Pico kay Kuya Ryan. Kasi bumili ako ng bass. Tapos lang bumili ako ng bass, bagong bass. Bumili ako ng Sire Miller Generation 2 P7 ni Marcus Miller. So yon guys, tignan natin, magja-jamming tayo bukas tapos ipapa-check na rin natin yung gitara natin bukas. Kay Kuya Ryan Urbano ng Studio 7. Bibigyan tayo ng mga freebies siguro. So yun guys, kita-kits na lang tayo bukas. Bukas nyo na rin makikita yung bass. Kasi di ko alam kung lugi ako dun guys, talaga promise. Pero sa akin okay lang naman kasi yung gig bag na yan. Kasi maliit lang siya. Tapos maliit lang siya tapos handy. Di gaya nung Ghost Fire kasi mabigat nga eh. Hindi naman mabigat kaso makakuan siya. Anong tawag na nito? Pag nasa jeep, ang bigat, ang laki. Promise. Di gaya nito, sakto lang. At least naigigi, naiga, ganun pa. Okay lang yun siguro, pero lugi ako dun. Ata, di tatanungin ko lang kung pwede kong bawiin yung gig bag ko. Baka mapakiusapan pa siya ngayon si Kuya Dre. Pero kung hindi, okay lang. Ganun naman talaga, di ba guys? Siguro kan yun. Siguro 2 years niya nang gamit yun. Oo ba? So yun guys, palis na ako ng bahay, umuulan. So pupunta na ako kila Kuya Ryan Urbano sa Studio 7. Kita-kita na lang tayo dun. Yeah. Kuha na lang akong payong. A few moments later. Kuya Ryan. Knock-knock. Naku guys, walang tao. Knock-knock. Wala pa man din akong data. Hintayin na lang natin siyang lumabas. Hintayin natin na magkaroon ng data. No? Hintayin natin siya mag-resuman na tayo dito. Joke lang yun, uy. Wait lang natin siya mag-reply, guys. Agi. Yan, guys. Nakuha na ni Kuya Ryan. Excited ako, Kuya, eh. Dito na tayo sa shop niya. Ano bang gagawin mo dito, Kuya? Hey, Kuya, kamay ka na. Nangingitim ako, eh. Kamusta ang mura kay Kuya? Bitin. Bitin, no? Gusto ko yung pan ngayon. Mababa ata masyado. Mid kasi sa ano niya yan, sa radius niya. Dapat susundin may radius niya. Mid-low action. Para pwedeng mag-slap. Yan, tamang-tama na to. Oo. Kaso masyadong may fret bass kasi yan. Lahat yung pan. Sige kuya. Guitar pusher. Oo. Ano kaya? Ba't kaya yun? Malamig siguro dun sa ano sa lugar nila. Maaalis din naman kuya na. Oo, oh, ganun-ganun mo lang. Ikot-ikotin. Oo. Oh, nangubusan kasi ako ng ano, ng contact cleaner. Ah. Pero ikot-ikotin mo lang yan. Oo kuya. Mawawala din yan. Matagal daw kasing hindi nakon eh. Nagamit. Hihi. Yun. Yan sa binding, lalo-lalo na pag mag-re-fret ka. Oo, kaya. Matatamaan na yan. Oo. Yan talaga. Oo. Importante yung fret niya, okay naman, di ka nasusugat. Oo, kaya. Kaya ganun na strike nila. Kung baka may nag-report. Parang yung si Yakals eh. Parating nire-report si Yakals eh. Okay lang, kuya. Basta mayroon yung what? So, Facebook namin. Compo na yun. Magko-cover-cover pa rin kami, kaso depende. Vlog ko kaya no? Sige. Nakod ka to. Promote! Para malinisan ko yan no? Yung pan niya. Actually, ay tayo mayroon na rin pala siyang mga tama. May malalim na rin. Oo. Na hindi naman ganun kalalim. Siguro abot pa ng 3 taon yan. Sa tingin mo? Alam yung? Yan, yung palit. Basta palit-palit ka lang ng string. Oo, kaya. Pumuhayaan ng kalawang yung string. Oo, kaya. Okay naman siya, pero hindi ko pa talaga natatry yung active niya, kuya eh. Oo, nakasaksak na yan. Nakasaksak na yung battery niya. Oo, kuya. Tingnan mo lang kung gaano katagal. Gaano katagal yung battery. Oo. Kasi usually yung battery namin sa church, mga 3 weeks. 3 weeks siya bago talaga. Lowbat siya. Oo, kuya. At least kahit na malowbat naman siya, may passive pa rin naman. Oo. Gumagana pa rin yung passive niya. Ang maganda kasi niyan, pag rekta ka sa mixer, di mo na kailangan ng gadget na preamp. Kaya nga. Preamp na siya. Oo, kuya. Yung active niya, no? Oo. Oo. Less gadget na lang, puro mga modulation na lang. Nabenta mo na ba yung sa gadget mo? Nabenta ko na, kuya. Bargain lahat, eh. Nakakainis. Pero okay lang, at least. Okay lang, importante dyan yung gamit. Oo, kuya. Yung bass mismo. Nabenta ko pa yung bass ko, 5-5. May kumuha. Pwede. Hindi na, no? Mas maganda nga yung nagaganyan. Kaya natin mo yung...
Tinan mo yung Ibanez ko, tinan mo. Puti yan dati nung binili ko eh. Ngayon, yellowish na siya. Oo. Hindi lang siguro nagpapalit parati ng string kaya. Lima kasi base niya, hindi niya daw nagamit na yan lang siguro limang buwan. Yung truss rod, okay pa naman case, no? Okay naman yan. Quality. Kung nadagdagan lang talaga ako ng budget, kuya, yung panang kukunin ko talaga. Yung brand new. Oo, maganda yung bago eh. Wala eh, nakapos budget kasi. At least. Dibali, mapagkuan naman. Kaya pa namang maibenta yan kung sakali. Gamitin ko lang ng isang taon siguro. Tapos, bili tayo brand new. P-base ang gusto ko talaga, kuya eh. P-base talaga. Pero at least yan, P. Hindi, dalawa naman yan. Oh, may P, may J. Kaya yun ang gusto ko dyan kasi pang live tsaka pang recording. Yung P-base kasi talaga, madaling padikitin yan sa recording. Oo, kuya. Saan kayo nagsiset ngayon? Walang regular set? Wala, kuya. Wala na ba yung hillbilly? Wala na. Tagal na. Siguro ang pag-iipunan ko muna yung tuner, yung makakunan ko sa'yo, cable, ganun. At least meron ka kasing connection dun. Sa'yo, rekta na lang ako sa'yo, di ba? Lalo sa bayista. Oo, kuya. Magagamit ko na siya ng may active. Durok nito. Actually, naka-active din ako nung time na meron yung pastor namin. Tapos, SR303 ata ako na Ibanez. Mas manipis pa dito yung neck niya. Pinagamit niya sa akin yung ganito niya. Hindi ko na dinadala yung base ko. Sabi niya, ba't hindi mo na ginagamit yung base? Oh, well, puro base ko na ginagamit. Ganda kasi yung ganda tunog nito. Mm. Eh, nung yung naka-Ibanez ako, nagagamit pa ako ng preamp. Ito, nung ginagamit ko yung ganito niya, wala na. Yan na, nasa EQ. Kasi pag kinabol mo yan, tapos hindi pa pala pud-pud dun, pangit. Kahayaan lang natin. Hindi ka naman siya ganun kalalim, pero pag malalim yung pangit yun. Ang itim mo. Sana parang sarap tumambay dito, kuya. Marami akong matututunan sa'yo dito ngayon. Mga ganito, yung mga at least basic-basic lang, no? Oo, kailangan nga. Kailangan. Pero wag mong, eto, kaya ko lang ginawa yung ano, yun. Hindi advisable yan. Okay. Yung, yung metal polish. Advisable lang yan pag first time. Mali, kaka-refret, ganun. Oo. Ngayon po, kasi bagong kuha mo to kaya gusto kong pinisin lang yung ano, pero usually, pag ano, para hindi numipis yung press mo, ano lang, ganito. Huwag mo na lalagyan ng metal polish kasi ang metal polish ng ano siya yun, ng papanipis siya ng metal. Oo. Okay. Pero, tingin mo, parang bago, di ba? Mismo. Kaya guys, dito na kayo magpaayos! Saka maganda dito kay Kuya Kwan, kay Kuya Ryan, guys. Detalye lahat. Kailangang madetalye. Para in case na yung sira ng gitara nyo, at least alam nyo, may tuturo nila. Di ba, Kuya? Shit, mapapadala sa ata akong tumambay dito, Kuya, promise. Dito na rin kayo nagre-record, no? Oo. Mahal magpa-record, eh. Di kami na. Kahit yung live recording lang, ganun, no? A few moments later. Buti na lang, dito ka, Kuya. First aid. Nagiinit nga ako sa kantang yan. Hindi nga siya kanta, pero nagiinitan ko yan, eh. Tatatatatatat. Ano kaya? Trip mo? Nakita mo na ba ito? Sa church ko to. Siya ang drummer namin. Tapos ako yung bassist siya sa Dubai. Ayo? Ayun, nasa US na siya. Parang ayaw mo na tumugtog eh. Miss pero mabait siya. Dami niyang mga tinuturo, hindi masasayang yung... Dalawa kasi kami Pilipino na baista doon. Yung isa ba, medyo malupit-lupit yung isang Pilipino na baista doon. Pero sabi niya, mas gusto niya daw ako kasi simple daw. Sabi niya, ayoko na masyadong pag-argo. Mas maganda na yung simple, basta boom. Galing, gusto yan, grabe, bait niya. Halata naman, oh. Gamit pa lang yan. Binalaking musikero nga. So yun guys, pala pinapalitan ko yung strap lock. Kumuha ko kay Kuya Ryan ng second hand. Pero okay na yan. Kasi hindi gagalaw. Oo. Tago mo ito kasi. Buti ka nakapasa ako dun dahil hindi ka basta-basta dun makapag-audition. Kailangan audition ka muna sa video. Tapos mag-audition ka sa stage. Eh kaibigan ko yung worship leader niya. Oo. Nakapasa ko. Mm-hmm. Mukhang bago yung bass ko, Kuya. Thank you, Kuya. Kuya Ryan. Oha, ang kinis. Punta ako dun sa event nyo, kuya. May event pala sila, guys, sa August 26, Urban Dub at saka Franco Night. Overnight yun, ha? Alright. Dami kasi nakakala nila darating yung Franco. Oo. Mecha. Yan, nung restore namin yung base na yan. Eto? Oo, oh, wasak-wasak yan, eh. Oo, ano? Pinukay namin. Gumagana naman siya. Oo, gumagana. Oo, vintage to.
Wow, swerte naman ng nagpaayos nito. Pinuhay na, hindi gumagana yung pickups niya. Oo. Kami hindi gumagana. Hindi gumagana lahat. Binuhay lang ulit ni Kuya. Mecha. Dito naman sa kabila. Tapos, hirap dong sa church na pinagtutugtugan namin yun. Isisend lang sa amin yung pyesa. Tapos, pagdating dun, ano yun? Wala na practicean yun. On the spot na yun. Oo. Magpapadaanan niyo lang yung kanta, isang-isang beses lang. Pasada lang, no? Oo, pasada lang. Tapos, ilalagay lang yung key. Mm. Yung key nung kanta, ita-transpose niyo. Kasi, iba-iba yung ano eh. Iba-iba yung kumakanta eh. Oo, kaya. May babae, gagawin namin pang lalaki, yung mga ganun. Oo. Paano yun? Pero overall, kuya, okay naman din siya, no? Basta alagaan mo lang yung fret niya. Yung fret lang naman dyan ng ano eh. Oh, okay. Kaya syempre yung mga gas-gas. Mm-hmm. O may gagas-gas kasi. Alam mo na, mabusisi ngayon ng mga na bumibili. Mismo. Gusto nila makinis. Kasing kinis ng girlfriend nila. Agi! Ano yung Ibanez na kon, kuya? Binibenta mo yan? Kala ko binibenta mo. Base kaya. Ah. Meron din bang truss rod ang base kuya ng acoustic? Meron. Kala ko nung una wala, ikutin din. At least nalo-low action, low action din. Bininta na lang yan ng mura lang ang pagkabenta sa akin yan. Nasa 5K? Oo, para mga ganun. Kasi sira yung ano niya, yung pickup niya. Finalitan na lang namin. Si jackpot na rin. Jackpot na din. Well, yan na. 30 na tayong ganyan eh. Mismo. Ganyang series. Mataas ka ba mag-base? Medyo depende pa. Hindi ko pa nakukuha kasi kung paano ako mag-base dyan. Pero bahala na. Mataas talaga ako mag-base. Ako depende. Pag rock and roll, mababa. Pag reggae, mataas. Bahala na. Masaan comfortable. Yung intonation daw, guys. Paano ang ginagawa ko yan? Pag intonation ganun? Pag hindi ka naka-intonate, pagdating dito, naka-open ka E, pero ang tunog ng bass mo, kunwari E, di ba? Open mo E. Oo, okay. Pagdating dito, hindi siya F. Ah. Nagsasharp siya or Nagsasharp, oo. Kaya sabi mo, ba't sintonado? Nasa A ako, pero hindi tunog A, na A sharp. Siya. Oo. May ano password ng Wi-Fi? Kaya may kwan store ba dyan na pwedeng kwan? Merienda sana tayo. Eh, ano? Barbecue, ganun. Sa kwan, sa 7-Eleven. Bili mo na garod ako, kuya, no? Sige. Puts natin. Sige. A few moments later. So, yun, guys. Bibili muna ako sa 7-Eleven ng makakain namin ni Kuya Ryan. At wala kaming nagugutom na ako. Kahit bili mo lang tayo ng hotdog, ganun. Bite ni Kuya Ryan, guys. Hindi ko alam kung papabayarin tayo ni Kuya Ryan dun sa ginawa niya. Pero siyempre kung papabayaran niya tayo, babayaran naman natin. Pero mabait kasi talaga yun guys, si Kuya Ryan. Sa mga gusto magpa-prepare ng gitara dyan, recommend ko rin siya. Yan guys, mamaya na lang ulit pag na 7-Eleven na tayo. So yan guys, andito na ako. Nakabili na ako ng cinnamon at dalawang ganito. Ano ang mahal ng Minute Maid nila sa Julie's, putangin. Dyan sa store, 18 pesos lang. Dyan sa Julie's, 34. Agi! Ay, may vocalist na kayong babae, kuya? Oh, vocalist na lang talaga babae. Ah, okay. Ayos ah. A few moments later. Fretless, guys. Ayun na, lahat ng gitara dito ni Kuya Ryan, titestiin ko. Lahat ng bass niya. Dato sa, ano, sa mga love song, mga ganun. Oo. So, guys, pang fretless pala, hindi sa gitna tinatamaan, sa mismong fret. Sa mismong linya, no, kuya? Sa mismong pero, linya. Pero, ito kasi, yung mga ibang fretless kasi may linya, eh. Ito, hindi talaga, talagang tansyaan talaga. Ano yun, kuya? Binili mo? Tapos kinustomize mo na lang? Ginawa ko lang. Ay, ginawa mo yun? Retaso to dito. Ah. Sabi ko, gagawin natin fretless. Ginawa lang namin ng fretless. Bumili ka na lang ng neck. Hindi, yung neck din. Retaso rin lang dyan. Retaso rin lang yan. Yan o, parang meron siyang, para siyang chorus. Phaser, parang phaser. Oo, parang gano'n. Ayan o. Yan naman yung gusto ko dyan. Nung una nga, yan yung gusto ko eh. Fretless. Yung ba ODR ko, naka-testing ka na nun? Hindi pa ko. Malaki. Nylon yun eh. Iba, di ba? Parang may phaser. Dapat dun sa kon. Oo. May balak pa kami gawin na ano, fretless dyan eh. May mga retaso pa kami dyan eh. Gawin na fretless. Wala lang kami body. Pusa kami ng body. Sarap no? First time kong makakon ng ganito, kuya, makahawak. Oh. Ito guys, ginawa lang to ni Kuya Ryan. Nestom niya lang yung mga kwan. Mga galing na yung pagkagawa mo, kuya. Di pa finish to, ha, pero okay na. Yun guys, guwapo na. Thank you, kuya.
Ay, shit, video po. Wait lang, video. Yun. Strap na lang. Kakapagod to. Oo, kuya. 10 kanta ka dito, sakit na to. Sakit na nga. Papalitan ko talaga yan. Pero maganda itong ruro. Pag sa gitara, mabubuhay ka dun. Dali mo buong Baguio Gold. Son, pupunta ko ng Boracay. May gig kami dun, kuya, sana. Aklan yan, di ba? Aklan. May gig sana kami dun. Pero nag-pandemic kasi, kaya hindi natuloy. Sayang. Pero okay lang yun. Ngayon, 2023, posibleng hindi napapasok lahat. Oo. Ng pan. So, yun kuya. Thank you. Sige. Thank you. Medyo napatagal ako dito, 2 hours. Guys, dito kayo magpaayos. Nagkakon ka naman, kuya, no? Shipping. Bibili kayo ng gitara dito, recommended. Oh, nag-ayos kami kahit na ipapadala nila yung gitara, tapos ayusin namin, tapos papadala ulit namin. So, yun, guys. Pupunta na ako sa bahay. At thank you, kuya. Thank you talaga. Gano'n pala yan, kuya? Wala. Ay, shit. Thank you, kuya. Shit, nakakahiya. Mecha. Si Kon kasi, si Kuya Ryan, sobrang bait nito. Sa kanya nga ako nagtatanong sa base ko eh, pero wala. Ito pa rin talaga yung nakuha ko. Pero nagustuhan niya naman. Kaya ayun guys, maraming salamat. Ngayon lang ulit tayo nag-video. Studio 7, makikita niyo yung mga links, mga social medias nila dito sa description box. Kaya ayun, peace and love. Woo!